ang makapigil hiningang pangangalap ng pulot pukyutan ng mga gurong tribe sa isang talampas. Ang pangangalap ng honey ay isa sa maraming mga gawain na bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng sinaunang kultura ng maraming mga sibilisasyon. Ayon sa mga siyentipiko, ang pangangalap ng honey ay ginagawa ng mga sinaunang tao noon pang 13,000 BC. Sa bansang Nepal, ang pangangalap ng honey ay ginagawa ilang libong taon na ang nakararaan at naging isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga Nepali. Ang honey ay isang kamanghamanghang mapagkukunan ng pagkain dahil sa katunayan, ito hindi kailanman nasisira. Dalawa sa isang taon, ang mga miyembro ng tribong gurong ay umaakyat sa matataas na talampas para mangalap ng honey. Marami sa mga mamamayan ng Nepal ay nakadepende sa pangangalap ng honey bilang paraan ng pamumuhay. Ang Nepal ay tahanan ng Apis laboriosa na siyang pinakamalaking pukyutan sa ating planeta. Ang mga pukyutang ito ay nagtatayo ng kanilang mga bahay sa matataas na bangin. At ang paraan ng mga hunters para makuha ito ay isang tanawin na hindi mo pwedeng palampasin. Dahil sa matataas na lokasyon ng mga bahay pukyutan, ang mga hunters ay kailangan pang gumamit ng mga hagdan na gawa sa lubid at mga hinabing basket upang makarating sa kinaroroonan ng honey. Kung akala mo ito ay madali, nagkakamali ka. Dahil kailangan pa nilang itaboy ang mga pukyutan mula sa kanilang bahay gamit ang pagsunog ng mga birding sanga na siyang magpapausok dito. At ang mga kagat mula sa mga pukyutan na kanilang tinatamo ay parang parusa, pero para sa kanila ito'y kagat na lang ng langgam. Ang pag-aani ng honey ay karaniwang nagaganap 2 beses sa isang taon. At sa paanan ng Himalayas Mountain, nagtitipon ang mga hunters para isagawa ang napakalaking misyon. Ang pag-harvest ng isang kumpol na bahay ay karaniwang umaabot ng 3 oras depende sa lokasyon at laki nito. Nagsasagawa din ang mga hunters ng mga ritual tulad ng pag-aalay ng dasal, bulaklak, prutas at kanin. Ang apoy na magpapaalis at magtataboy sa mga pukyutan ay dapat sindihan sa ilalim at ang taong nakaantabay sa itaas ay siyang hihiwa sa bahay nito. Maraming mga tourist operator ang nag-aalok na bisitahin ang lugar na pinagkukunan ng honey para masaksihan ang buong pamamaraan sa pag-ani. Ang mga trek at ruta papunta sa bahay pukyutan ay isang makapigil hiningang tanawin na nagbibigay daan sa mga turista para masaksihan ang naiibang ganda ng Nepal, kultura at mga hayop. Ang mga turista ay talagang sasabog sa bilib dahil sa angking bilis at tapang ng mga hunters na nagpapabitin ng ilang daang pulgada ang taas mula sa paanan ng talampas para lang mapakain ang kanilang mga pamilya. Ang panganib na kanilang pinapasok ay talagang napakalaki pero hindi na nila ito batid at taglay pa rin nila ang respeto sa kanilang kapaligiran. Ang honey hunting ay isa sa pinakamatandang gawain ng tao. Ito ay makikita sa isang kuweba sa Spain na nakapinta at nagpapakita ng paglambitin ng tao sa tali para makakuha ng honey. At ito ay 8,000 taon na ang tanda. Ikaw, kaya mo ba ang ginagawa nila para sa iyong pamilya? Pakishare naman sa ating comment section para aming malaman. Marami pong salamat sa pagsuporta sa ating munting channel. At shoutout po pala sa mga taong ito na walang sawang sumusubaybay sa amin. Thank you.